Hello sa mga viewers and listeners natin. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated pa rin kayo sa mga stories natin. Chapter 6 of Please Don't Go Story, Awi's Point of View. Agad akong nakarating sa bahay dahil gusto kong maagang makarating sa school. Pagkarating ko, dumiretso agad ako sa kwarto ko. Ha? Nanahimik ako nang makita kong naka-impake na lahat ng gamit ko sa kwarto. As in lahat, naka-impake. Rinig ko naman ang paglakad ni Mama. Pagtingin ko, nakatayo na siya sa pinto. Saan ka galing? Tanong niya sa akin. Hindi ko siya kayang tignan sa mata. Masyadong mataray eh. School activities po kasi kaya di ko na natapos pa ang sasabihin ko nang sumabat si Mama. Ba't ka pa bumalik? Dumating ka lang dito, napakalaki na naman ang kalat na nakikita ko sa harapan ko. Unti-unting lumalakas ang boses niya. Napayukon lang ako at di nagsalita. Anyway, kala ko kasi naglayas ka kaya plinano kong ilagay ang mga gamit mo sa mga karton at ipatapo na. Sarcastikong sambit ni Mama. Ouch. Napatingin ako sa kanya at bigla naman siyang naglakad papalapit sa akin. Hinigitan niya ang paghawak sa leeg ko. Huwag mo kong tingnan ng ganyan. Sigaw ni Mama sa harap ng mukha ko. Bumitaw naman siya at iniwan ako sa kwarto kung halos di na ako makahinga. Kinalimutan ko na lang na paraw ka lang nangyari, kaya naman nagbihis ako agad. Since nagamit ko na lahat ng school uniform ko, nagsibilya na lang ako. But it took me 3 hours para ayusin lahat ng gamit kong nakaimpake at nilabahan ko na din ang mga uniforms ko para may masuot ako next week. Thursday naman niya yon at Friday bukas kaya civilian na lang din ulit ang suotin ko. Pagkatapos kong nag-ayos ay pumasok ako agad. Di ko nakita si Anahita ngayon, baka nasa bahay siya ng babysitter niya. At si Mama, nagbibilang ng pera pero nang makita niya akong nakatitig sa pera niya, bigla siyang sumabat. Bakit? May problema ba? Ngumisi siya. Wala po ma, sambit ko at agad nang umalis ng bahay. Nakarating na ako sa school, recess time na, nasa labas na ang mga students kaya hirap kong mahanap ang daanan ko papunta sa building kung nasaan yung classroom namin. Habang naglalakad ako, biglang may umakbay sa akin kaya naman napatingin ako agad. Hi, Awi, bungad niya sa akin. Ngumiti lang ako sabay nalis ang kanyang kamay. Ba't ka naka-civilian, Awi ganda? Tanong niya sa akin. Awi Dairil, please, not Awi ganda. Sagot ko, kaya naman tumawa lang siya. Di mo kasi naiintindihan, kaya kita tinatawag na. Natigilan siya sa pagsasalita nang nagpatuloy ako sa paglalakad. Uy, promise, di na kita tatawagin ng ganon, sigaw niya. Dahilan para matigilan ako sa paglalakad, sabay tinignan siya ng maigniti sa aking labi. Lumapit naman siya sa akin at sabay na kaming naglakad. Tara, mag-resist, aya niya. Hindi, okay lang ako. Ikaw na mag-resist, sasamahan na lang kita. Sambit ko, pero tumanggi siya. Ay puta, bulong niya sa sarili, ngunit rinig ko. Palamura pala siya. Di pwede, treat ko naman Awi. Git niya, pero humindi pa din ako. Bigla na lang akong hinila at nagsitakbo. Huwag ka nang mahiya, basta crush, libre, ganun yun. Sigaw niya, pwede ko gaano marinig. Ang ingay kasi ng paligid at tumatakbo kami. Tumigil naman kami sa isang cafe. Expensive school cafe, I think. Dito ka lang, kuto sa akin ni Shero at iniwan akong nakaupo sa table 2, malapit sa screen window. Mga 5 minutes bago siya dumating, dala ang mga pagkain in order niya para sa kanya. O ito, inabot niya sa akin ang isang plato na may rice at egg with bacon, a coke and a hamburger. Ganon din ang in order niya para sa kanya. Pero, natigilan ako nang bigla siyang sumabat. Wala nang pero-pero, libre ko yan sa'yo, Awi ganda. Sabi niya, sabay kindat sa akin. Since nilibre niya ako, papalapasin ko pa ang pagtawag niya sa akin ng Awi ganda. Kaya, huwag ka nang magsalita, kain ka na lang, basta crush, libre, ani niya. Dahilan para magulat ako sa sinabi niya. Bakit? Tanong niya. Seryoso ba siya? Wala, maikling sagot ko. Bigla niyang binitawan ng kanyang kutsara. Ang tagal mong kumain?
Akin na nga yan at ako na magsubo sa'yo. Sabi niya sabay kinuhang plato ko. Say, sabi niya, no way. Hindi, kaya ko. Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko nang ipasok niyang kutsara sa bunganga ko. Wala akong nagawa kundi ngumuya. Alangan naman ilabas ko. Tss, ang cute po rin pala pag ganyan ang itsura mo. Sambit niya. Dahilan para tumino ang itsura ko at hindi nakakunot noo. Di ako cute. Sagot ko. Tumawa lang ulit siya. Cheryl's point of view. Ay putik, sa wakas uwian na. Matapos kong inaya si Awi Ganda sa cafe, di ko na siya nakita. Anong grade na kaya noon at anong section niya? At kung paano siya kumot ng noo, ang cute sobra. Na-excite tuloy ako sa mangyayari bukas. Sana makita ko ulit siya. Miss ko agad yun ah. Aray! Sigaw ko nang biglang may kumurot sa braso ko. Nang tignan ko, si Avery pala. Masakit agad? Reklamo niya. Malamang, masakit. Kurot yun eh. Ba't andito ka pa? Tanong ko. Malamang, kasi wala ako dun. Pang-asar niya, kaya naman hinila ko ang kamay ko sa hawak niya at may nag-walk out. Shero, joke lang yun. Ano ka ba? Natigilan ako nang hawakan niya ang kamay ko. Sa tingin mo ba, biro lahat ng mga sinasabi ko? Pagalit kong tanong. Sorry na. Saya ko lang kasi ngayong araw na to, Shero. Sambit niya at niyakap ang aking kamay. Para saan? Tanong ko. Alam mo ba kung bakit absent si Aya today? Hindi. Bakit? Tanong ko ulit. It's because she's dead. What? Nalaki ang aking mga mata sa sinabi niya at hinarap ko siya. Putang ina, huwag kang biro, Avery. Sigaw ko. Di naman ako nagbibiro. It's true. Patay na siya. Natagpuan daw siyang patay sa banyo ng kwarto niya. Halos nagkulay pula na ang tubig sa bathtub niya habang siya nakababa doon. Nalaman nilang naglaslas siya ng sobrang lalim and she ran out of blood. Kwento ni Avery na may sarcastikong ngiti sa kanyang labi. Seriously? Masaya pa siya niyan? Sabihin mo, ikaw ang dahilan, di ba? Sigaw ko sa kanya. Alam kong siyang dahilan kung laging si Aya ang binuli niya. Kung minsan, kamatapos niyang ibuli si Aya, tulala na lang si Aya pagkatapos. Tss, whatever. Yan lamang narinig kong sagot niya at nagsimula na siyang naglakad papalayo. Paano niya nagawa yun? Di ko alam kung bakit nagkagusto ko sa gagong babaeng tulad niya. Kawawa naman si Aya. My next episode pa po. Salamat sa mga sumusuporta at salamat din sa mga nakikinig.